Okay, ang idea na ito ay galing pa sa ibang bansa. Ngayon, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng LPG gamit lamang ang water, petrol, at gas. Napakasimpleng idea nito. Siguro mas makakatipid ka kung gagayahin mo din ito. At panigurado ko sa'yo na safe ang idea ito. Madali lang itong gawin. Tara, tuturuan ko kayo kung paano gumawa nito. Ang unang ginamit dito ay kumuha lang kayo ng 3 empty bottle. Pagkatapos, kunin nyo yung takip ng 3 empty bottle kasi bubutasan natin to. Pwede kayong gumamit ng ganitong pambutas or pwede rin kayong gumamit ng soldering iron. Pero mas maganda, gamit kayo ng soldering iron para mas mabilis nyong mabutas. Ngayon, bubutasan natin dito ng 2 butas yung 3 takip. Yung 2 takip ay butasan nyo sa parehong sukat. Pero yung 3 takip ay butasan nyo ng malaki at butasan nyo maliit. Pagkatapos, gamit lang kayo dito ng hose. Itong hose na to ay mabibilis sa mga hardware na ginagamit ito ng mga construction worker. Siguradong matibay ito. Tapos, ipasok nyo lang yung hose na may sukat lang nung bottle. So, ganito yung gawin nyo. Ayan. Sukatan nyo lang siya. Tapos, putulin nyo ng mahaba. Kasi itong hose na to, ito yung ipapasok naman natin sa kabilang battle. Tapos, yung isa, ipasok nyo lang ng kaunti. Kasi ipapasok din natin ito sa kabilang battle. So, magkakonnect silang 3. Okay? Magkakonnect sila. Kasi yan yung parang dugsong-dugsong na magkakonnect. So, sobrang dali lang niya. Simpleng-simple lang yung idea ito na pwede nyo rin gayahin sa inyong bahay. Kung gusto nyo makatipid sa LPG, kung gusto nyo gumamit ng ganito, pwede nyo siyang gawin. Kung ayaw nyo naman, maraming idea. Pwedeng, diba, kahoy. Pero kung gusto nyo makatipid at malakas at mas madaling makapagluto, pwede nyo itong itry. So, syempre, mag-ingat lang din kayo at siguraduhin nyo na safe o testingin nyo muna bago nyo to gamitin. Yan, so ganito yung idea niya. Connect-connect lang po siya. Yan, yung isa, maiksi lang ipapasok. Tapos yung isa, mahaba. Kasi yung itong maiksi na to, ito yung ipapasok doon sa kabilang bote. So, panoorin nyo kung papaano. Tapos yung maliit na yan, yan yung pagpapasukan ng hangin. Opo, kailangan po ng hangin dito. Kasi po, gagana po siya pag may hangin. Ayan, so ganyan lang po siya kadali gawin. Kung may mga empty bottle kayo na hindi na ginagamit, pwede mo pong gawin ito. Tapos yung maliit na yan, saksak nyo lang po yan. Diyan na po yung sa hangin. Okay? Kahit di naman po kalakihan na compressor, pwede nyo pong gamitin dito. At the same time, hindi masyadong gagastos ng kuryente, pwedeng di battery lang din. So, ang unang ilalagay nyo sa unang battle is petrol. Dito naman sa pangalawa ay tubig. Then sa pangatlo ay gas. So, magmumula yung hangin dito sa petrol na papasok dyan. Then papasok sa water, tapos papasok sa gas. So na yung hangin na lalabas dun sa pinakang hose, yun na yung pwede nyong sindihan. Malakas po yung apoy. So tingnan natin, ganito po yun. Katapos, siguraduhin nyo lang po na sarado o hindi sisingaw yung takip ng pinaglagyan natin ng mga hose. Kasi para yung amoy ng gas is hindi siya kumalat or magkameron ng, alam nyo na yan, kaunting disgrasya. Kaya dapat gamit kayo dito ng glow na dapat hindi singaw yung takip ng pinaglagyan natin ng hose. Napaka-importante po nito para hindi sumingaw. Tapos ito na po yung air motor or compressor o tinatawag.
Kung may maliit kayo ng mga compressor na hindi na ginagamit doon sa mga laruan, yan, meron po yung mga ganyan. Yan po yung maliit na compressor na pinagmumula ng hangin. Then, from petrol to water, tapos naiipon po yan doon sa isang bottle na nagiging gas. At ayan na nga po yung apoy or fire. Pag sinindihan mo, malakas po yan. Yan yung pwede mong ilagay sa mga lutuan. Ito po yung experiment na to, isa marami na itong gumagawa. Kung gusto mong ma-try, pwede nyo siyang ma-try. Subukan nyo lang, wala naman mawawala. Sinasabi na magastos, hindi ito magastos kasi hindi naman po ito malakas sa petrol. Tapos yung kabila, tubig lang naman. So, tinutulong lang po para sa ating mga kababayan na gusto rin gumawa nito. Maraming idea na pwedeng gawin at isa na po ito sa idea. Ayun, so salamat sa lahat ng mga sumusuporta. Sa lahat po ng mga hindi pa po nakapalaw sa atin, ipalaw nyo na po. I-share nyo na po yung video na to para updated po kayo sa lahat ng aking ginagawang video. God bless sa inyong lahat.